dekadang inaabangan. Sabong, nanon pa kinagigiliwa. Sabong, Sabong. Alamin ang latest update sa mundo ng sabong. Kasama si Rex Cayanong. Alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa DZME 1530. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Ripper Sports Santa Rosa Mega Cafe. Katatapos lang ho mga kaibigan ng RGBA at isa ho ang inyong lingkod, kumbagay nag-participant at nag-entry ho dyan at napakaswerte. Eh kumbaga hindi na ho bago akong solo champion ng pag-uusapan dito sa makakausap po natin. Ating kausapin nasa kabilang linya ng ating komunikasyon via Zoom si Dr. Richard Fulgencio. Magandang hapon, Idol Doc Richard. Good afternoon po. Magandang hapon, Kalex. Apo, at nung last week pa ho namin sinisikap ng tawagan at marami na nga ho kami tinanggap ho natin. Isang nga lang sinasabi ho nila. At si Doc Richard Kakarex, siya ho'y nakakuha ho ng solo champion. Nakatatapos lang ho'ng RGBA dyan ho sa Teresa Rizal. At kamusta ho'y mag-inamit yung linya daw doon, Doc? Okay naman po. Salamat po sa pagbate. Ang mga ginamit po natin, yung mga signature natin, mga real whites po natin. Butcher, Kelso po sila blend. Okay, Doc. Bali, ilan yung nag-participant doon? Tama ho ba? Solo champion ho kayo? Opo, sinuwerte po tayo na naging solo champion. Yung RGBA, kumbaga every year, meron silang six tag derby at marami yata yung naging elimination dun eh. Kapag ka hindi ka naka-perfect three, pwede ka pa rin sumali dun sa elimination? Opo. Bale, meron usually po mga five or six eliminations po. At by professional, isa kang medical doctor. At paano ka nahilig dun sa game, Paul, Doc? Opo, bale kasi ako po coming from a doc, family of doctors. Nagkataon lang po nung during final year ko of med school, nagre-review ako ng board exams. So dun po ako sa probinsya, sa may rest house kami sa Tagaytay. Tapos nung security namin doon, may mga alagang manok na dun nagsimula. Nakita ko parang gaganda. Ayok. Sabi ko, parang ibang klase po. Ibang klase ng mga... Okay, Doc. Kumbaga, doon ka nainganya, doon ka nag-umpisa. At sino yung pinaka-mentor mo? At isa doon sa mga nasa likod mo, umagapay para marating mo itong pagiging isang sikat na commercial breeder? Actually, nung sa mass production na health ng chickens po, kay... Babating ko na rin po kay Dr. Pao. Siya po talaga po ang naggabay sa akin sa pag-production po ng healthy na sisiw. Sa mga prevention, sabi niya nga na prevention is better than treatment. Kaya sa kanya po, pagdating naman po sa conditioning kay the late Dr. Ted Tanchanko, pagpasok po ng klase niya, bumagay naman po sa mga bloodlines ko sa farm yung conditioning methods niya. Hindi ko na po binago. So, yun na rin yung ginawa ko po ever since. Kumbaga doon, pagdating din sa mga selection, personal, ikaw mismo pumipili o kumbaga pinagkakatiwala mo doon sa iyong handler? Ako po, bale, sa selection for pre-conditioning, hanggang conditioning, actually pati hanggang pointing po, tayo ang nakatutok sa sabungan. Eh kasi pagka misang kasi naiiba yung laro ng manok eh, kahit na tataka ka talagang super na super pagdating doon mismo sa mismong arena. Correct. Naiiba yung timpla. Sa pointing ba yan? Doon ba yan? Opo, actually ang kung tama po kayo diyan, Karex. Nung conditioning kasi basic po yan eh, A B C D, 'di ba po? Paulit-ulit lang yan. Tapos ang pinaka-critical is the last few days, the last 24 hours na pointing sa sabungan. Doon yung biglang makikita mo, biglang is yung katawan, biglang tumamlay, ganun po. Kaya mahalaga yung point. Sa nakikita mo ba, Doc, at naglalabasa na rin yan sa mga iba't ibang pahayagan, yung naging malaking contribution ng isabong, at yung may bibigay mong tips doon sa mga gustong, sabi nga ho eh, para makabalik itong industriya ng sabong? Kasi ang isabong, napakalaking tulong lalo na sa mga commercial breeder, sa mga backyard breeder. At sa tingin mo ba pagpasok ba nito
malaki na yung magiging pagbabago? Opo, sa tingin ko po, ano, unang-una, sa tingin ko, maraming natutulungan po ang Isabong. Mm-hmm. Specifically sa WPC group po ni Chairman Atong Ang. Mm-hmm. At babatingin ko lang po, happy birthday, Chairman. Birthday po niya ngayon. Mm-hmm. Kaya, yun po, maraming natutulungan po at, sa backyard breeders, sa sabungan po. Ang dami pong staff na nawalan ng trabaho ngayon. Tama. Dahil sa pagka, ano po, pagka-stop. Hindi naman po, sa pagkakaalam po, hindi naman po tayo pinagbawalan. Pero usa po ang WPC group na nag-iintay ng mas magandang guidelines from sa gobyerno para mas maganda ang patakbo. Mm-hmm. At may mga nakausap nga kami at nahihirapan din sila doon sa mga traditional na derby kasi iba yung ano eh, iba yung isabong na karabang mag-e-entry ka lang at pag maganda yung quality fight mo at magbe-benepisyo isang game farm through WPC. Yes, opo, opo. Pero it's, ano po eh, parang paano ba ma-explain po yan? Iba rin po nung advantage ng traditional, iba rin po yung isabong. Mm-hmm. Pero sa tingin ko po, hand in hand sabay, they will grow together po. Eh, maganda po sa Pilipinas. As mm-hmm. Ang nagiging problema lang naman po is yung pagsusugal po at control. Eh, in which, maski saan sugal naman po sa casino, meron talaga mga taong out of control. Mm-hmm. Eh siguro, so, kung bibigyan ng pagkakataon yan, baka dun sa bagong pag-upo ng bagong chairman ng PAGCOR, isa din sa pag-aaralan na maiwasan na makapaglaro yung mga minor ding edad dahil through internet, dahil GCash nga, di ba? Yes. Yung isabong? Opo. Actually, sa tingin ko, yun yung malaking ano po, nagiging problema sa ganung mga paraan na pagtaya nung maliliit na halaga. Kaya po, walang verification din ng age. Mm-hmm. Okay, kaya, Idol, ito ano? Sana. Yung game bar mo, dyan ba sa Tanay Rizal? Yes sir, opo, correct sa Tanay Rizal po, papuntang sa along the highway. Mm. Yung game farm mo, yung cord at range area mo, at gaano kalawak yung stag production mo ngayon? Ang production ko po this year kasi po, nung iniwan ko na for personal na nasa farm ngayon is mga 300 mahigit po na stags. Mm-hmm. So, pero ang yun kasi po hindi natin malaman nung takbo ng online sabong kaya hindi rin natin malaman yung production natin kung mm-hmm. paano gagawin this year. At napakaraming nag-invest at nagulat sila nung ma-stop nga ito yung isabong at may mga nakausap nga tayo ng mga kapwa commercial breeder na kumbagay open sila dun sa kanilang mga game farm para makabenta o yung mga suki nila, yung mga buyer nila sa inyong okay. game farm at open ba yung mga gusto lalo na ngayon. Dahil nag-solo champion ka, siguro kaliwat ka na ng mga text sa'yo, tumatawag na gustong makakuha ng linyado mo. Opo, opo. Yun nga po, medyo pasensya na po sa ating mga kasabong. Dahil, nagbebenta po ako sa expo ng Thunderbird. Mm-hmm. Although hindi po tayo commercial na seller. So pag may expo, nagdadala po tayo. Ganun na. Tapos the rest po kasi is for personal use na. Mm. Doc, at ano yung may bibigay mong tip doon sa mga gustong pumasok sa industriya ng pagmamanok? Unang-una po, kuha po tayo ng approval ng pamilya natin. Mm-hmm. Kasi pag walang kontra, malapit po tayo sa swerte. Mm-hmm. Pag may suporta, magaang ang trabaho. Mm-hmm. At saka, pag nag-breed po tayo, hinay-hinay lang nung kaya po ng budget natin at nung yung magse-set tayo ng goal ba taon-taon po kung ilan nung kaya ko this year kasi hindi naman porket this year kaya ko ng 100 next year kaya pa rin. Pwede ka naman magbawas, pwede ka magdagdag, depende po sa takbo ng finances ng pamilya. Mm. Ang kaganda nito, Doc, kumbaga lagi ko isineshare dito sa program natin na sabong on-air na segment na nagnegosyo ka na, nalibang ka na, kumita ka pa. Opo, opo. Lalo na po sa isabong kasi sa isabong po marami po natutulungan na commercial breeders pati mm-hmm. backyard breeders po na dating hindi nakakabenta, nakakabenta po sila ng mga manok. At ang kagandahan yun, wala nga lang yung pangalan nila na ilalaban dyan sa Manila Arena. Correct po, na itetesting nung breeding nila sa gitna, mm-hmm. sa Malakasan.
nang wala silang ginagastos po na pusta. Okay, Doc. Richard Fulgencio, baka meron kang mensahe. At bakit nga pala Green Archer ang pangalan ng game farm mo? Ano po tayo? Full-blooded kasi tayo po na lasalista po tayo. Kaya loyal po tayo. Yun tayo sa Green Archer. Okay, Doc. Mensahe sa mga bayang sa Bongero na patuloy na humahanga, sumusuport at sumusubaybay sa game farm mo. Naku po, unang-una, maraming salamat po sa inyong lahat. Dahil at saka sa Thunderbird din po, dahil kung wala po ang kaakibat natin na sa pagmamanok, wala rin po tayo dito. Wala po ang Green Archer. At sa inyo po, good luck po sa inyong lahat sa pagbibreed at pagmamanok. At sana maibalik na po natin itong makabalik na yung isabong. Okay, salamat po Doc Richard Fulgencio. At siguro hindi lang ito una tuloy yung pag-uusap natin. At sabi nga tuloy-tuloy ang ating pag-champion sa mga iba't ibang big event. Salamat Doc. Ako, salamat po. More power po. Yan ho si Doc Fulgencio. Ako, napakarami ho natin mga text. So, sabi ho na isang texter ho natin. At nakakuha na ho kami ng linya daw ho dyan, Karex, kay Doc Fulgencio. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Ripper Sports Santa Rosa Mega Cockpit. Soldadang inaabangan. Sabong. Ganon ba kinagigiliwa? Sabong! Sabong! Alamin ang latest update sa mundo ng sabong kasama si Karex Cayanong. Alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa DZME 1530. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.